Ang Pangulong Bongbong Marcos po, patuloy po nating ipanalangin. Ngayon po ay pumahimpapawid ang kanyang eroplanong sinasakyan papunta po diyan po sa working visit niya sa Berlin, Germany at diyan po sa state visit sa Czech Republic. Yan po ay mangyayari sa kasalukuyan at hanggang sa March 16, 2024. At inaasahan po natin katulad po ng mga working visit and state visit ng ating Pangulo sa iba't ibang bansa sa mga nakalipas na buwan at taon, magiging productive po ito para po sa Pilipinas at sa bawat Pilipino. Pakinggan at panoorin po natin ang naging departure ceremony, speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos kanina diyan po sa departure ceremony na isinagawa sa Villamor Air Base. Maraming maraming salamat sa patuloy po ninyo sa suporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, nakikita po natin ang ating Pangulo at ang ating unang ginam. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. and First Lady Luis Araneta. Nagantihan din natin itong si Sara Mau sapagkat nung siya'y binati nito pong si Speaker Martin Romualdez sa mga nakalipas na pagkakataon, hindi niya po pinansin ito pong si Speaker Martin Romualdez. Ngayon, yunukuran niya si First Lady Lisa at mukhang naramdaman niya rin kung paano niya ginawa ito kay Speaker Martin Romualdez. Pero makatwiran ba ang ginawa ni Sara Duterte sa panahon na binabati siya nitong si Speaker Martin Romualdez? Wala po sa katwiran yun sapagkat wala pong ginagawang masama sa kanya si Speaker Martin Romualdez. Eh ito pong si First Lady Lisa Marcos. Makatwiran ba na hindi na siya pansinin nito? Tingin ko makatwiran po ito sapagkat no other than mga supporters niya ngayon ay nagtitipon-tipon diyan po sa Manila, sa Freedom Park, at ipinananawagan ang pagbaba sa pwesto ng ating mahal na Pangulo. At winawalanghiya po nila sa kanilang iba't ibang speeches ang ating Pangulong Bongbong Marcos. In particular, itong si Apollo Quiboloy na supporter nitong si Sara Duterte at ng mga Duterte at nananalangin na mapalitan si Pangulong Bongbong Marcos at iluklok itong si Sara Duterte. Nagsalita po ito ng hindi makatwirang pananalita sa ating mahal na Pangulo at ating unang ginang. Katulad po ng pagsasabi na sila daw po ay nagsasagawa ng orgy diyan po sa Malacanang at nagpapatsession po ng illegal na droga. O, ganyan po ang uri ng mga supporters meron itong si Sara Duterte. At ang kanyang pamilya in particular, winawalang hiya ng kanyang tatay, ng kanyang mga kapatid si Pangulong Bongbong Marcos. Sino naman ang matutuwa doon? Kaya nararapat lamang na totally hindi na ito pansinin ng ating butihing unang ginang Liza Araneta Marcos. Tuloy po natin ang pakikinig dito mga tol. Marcos. Thank you very much, Secretary Luke Persamin. Please sit down. Vice President Sara Duterte, nice to see you back from Davao. House Speaker Martin Romualdez, members of the Cabinet, those who will be joining us to Europe, and those who will be holding down the fort here, Pasay City Lone District Representative Antonino Calixto, and of course Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano. I think we should already put offices for you here. Hindi ba parin hindi ka nang papalik-balik? AFP Chief of Staff General Romy Browner and the Major Service Commanders, PNP Chief General Benji Acorda, Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Gaban. You're supposed to be secret, so I won't greet you anymore. The National Security Advisor is, and of course the First Lady Lisa Araneta. Who, against her better judgment, is still accompanying me on this trip. So, fellow workers in government, ladies and gentlemen, good afternoon. I go now to Central Europe to visit with two important partners, the Federal Republic of Germany and the Czech Republic. My visit is upon the gracious invitation of Federal Chancellor Olaf Scholz of Germany and President Peter Pavel of the Czech Republic. Building upon the visit of Czech Prime Minister Peter Fiala. Now,
Ano ang magandang senyales nito pong pagpunta ng ating Pangulo, in particular dito po sa Berlin, Germany, at saka yung state visit niya dyan po sa Czech Republic? Eh, imahe po ng Pilipinas. Makikita po natin na mataas po ang pagtingin ng international community sa mga Pilipino sa ngayon, at pinangungunahan po iyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. That is a kind of leadership na hinahanap po natin sa isang Pangulo. Hindi po particular lamang sa isang bansa at yuyukod dito every now and then. Ang Pangulo po ng Pilipinas sa ngayon, wala pong yinuyukurang bansa. Bagkos taas nyo pong, taas noon niya pong hinaharap ang kahit sinong head of state, at equally ipinapakita ang kanyang pakikipagkaibigan at syempre yung kanyang concern para sa bawat Pilipino. And the same thing, I believe, ganun din naman yung kanyang mga counterpart. Ito yung mga like-minded nations ng Pilipinas. At dito makikita po natin na talagang walang katotohanan ang sinasabi po nitong si Jeffrey Celis that the President Ferdinand Marcos Jr. is incompetent. Kung meron mang incompetent dito, hindi po si Pangulong Bongbong Marcos yon. Perhaps the one na naka-head po dyan sa Department of Education. At nagtataka nga tayo, bakit sinasabing top performing secretarian samantala wala namang significant achievements ang Department of Education. At nakalulungkot ito dahil kahit anong tingnan natin sa huli, ito po ay magbabackfire pa rin sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Biruin mo, sinisikap ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mapabuti ang bawat buhay ng Pilipino. Yet, itong nakaupo dyan sa Department of Education, laging ang ipinapangarap sa kanya ng mga supporters niya, and perhaps, baka siya na rin mismo, hindi niya lang sinasabi sa harapan ng publiko, ay ang maging Pangulo ng Pilipinas. Masyado silang mga political na tao. Hindi nila iniisip kung ano po ang kapakanan ng ating mga kababayang Pilipino. Bagkos ang isinusulong lamang po nila ang kanilang mga interest para po sa kapangyarihan. At hindi po ako magdadalawang sabihin yan. Dahil totoo po yung mga sinasabi natin na yan, at yan po ang ating obserbasyon sa mga ginagawa nila, particular ang pamilyang Duterte. Tuloy po natin ang pakikinig dito kay Pangulong Bongbong Marcos. In April 2023, and German Federal Foreign Minister Annalena Baerbock in January this year, my visit marks a pivotal moment in our efforts to continuously deepen bilateral relations and explore avenues for enhanced cooperation with Germany and the Czech Republic, and indeed the world. The Philippines has enjoyed long and robust relations with these two nations in the center of Europe. We are commemorating our 50th anniversary of diplomatic relations with the Czech Republic, which was established in 1973. And we celebrate as well the 70th anniversary of our relations with Germany. Both of these states share an affinity for our national hero, Dr. Jose Rizal. Jose Rizal's affection for Germany and its people is evident in his many travels around the world. That Berlin, the capital, is where Dr. Jose Rizal's most pivotal literary work, Noli Mi Tangri, was first published. Jose Rizal also found a kindred spirit in a man born in Prague, the capital of the Czech Republic, by the name of Ferdinand Blumentritt. So great is their band that the last letter of Dr. Rizal that he wrote before his execution was in fact to Blumentritt. Thus, I look on my trip to the center of Europe with anticipation and optimism for the opportunities to be explored and for our friendship with the German and Czech nations to be affirmed and strengthened. Maisingit ko lang to, ganitong uri ng mga supporter meron po ang mga Duterte. Tulad po nito, itong Marites Abarondo, itatak mo to sa isip mo, Marites Abarondo. Una kang mamamatay sa akin, at bago mo ipikit ang iyong mga mata, maaalala mo si Top 1, na ikay nagkamali kay Top 1. Kung meron mang adik dito, walang iba kung hindi yung pinopuon mong si Rodrigo Duterte, adik sa fentanyl. Tuloy po tayo sa pakikinig kay Pangulong Bongbong Marcos. I will be meeting with Chancellor Olaf Scholz in Germany. In the Czech Republic, I will meet with
the four constitutional heads of government, President Peter Pavel and Prime Minister Peter Fiala, and the heads of the Czech Parliament. Senate President Miloš Vystrčil, I hope Vystrčil, and Speaker of the Chamber of Deputies Markéta Pekarová Adamová. During our time in Germany and the Czech Republic, we will underscore our unwavering commitment to strengthening partnerships with like-minded countries, promoting the rules-based international order, which serves as a cornerstone of global peace and of stability. We will also focus on expanding economic cooperation, opening up more avenues for mutually beneficial trade and investment opportunities. We wish to tap Germany's expertise in renewable energy to assist us in our energy transition efforts, as well as on manufacturing, healthcare, agriculture, aerospace, innovation, and startups, IT, BPM, minerals processing. In the same vein, we wish to harness the Czech Republic's expertise on agriculture, manufacturing, especially in the automotive industry, transportation, renewable energy space, and scientific instruments that they have been leading the world in terms of technology. Biruin nyo, no? Nagsusumikap si Pangulong Bongbong Marcos para sa lahat ng sektor ng ating lipunan. At ito namang mga critics niya, mga hindi makatwiran sa kanilang mga ginagawa. Instead, natingnan po nila kung gaano po nagmamalasakit si Pangulong Bongbong Marcos. Sinisiraan pa nila ito sa harapan po ng publiko. At ang mga naratibo nila paulit-ulit lang, bigas, adik, kung ano-ano pa. Nak ng teteng na yan. Alam niyo, ayoko na sanang pansinin ang mga ganyang pananalita, pero siyempre, tayo po kasi hindi natin maiwasan na ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na sa mga tanga, bobo, sira ulo, at mga tambaloslos at mga masokistang didishits na ito. Hindi tayo pwedeng manahimik dito, mga tol. Hanggat may mga didishits na patuloy pong sumisira sa ating Pangulong Bongbong Marcos, patuloy po natin ipagtatanggol ito. At hanggat naglalayon ang mga didishits na ito na muling ibalik sa pwesto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit sa Senado man lang, hindi rin po tayo titigil. Dahil tama na yung naging pagkakamali sa kasaysayan ng Pilipinas na nagkaroon tayo ng isang presidenteng inutil, na nagkaroon tayo ng isang presidenteng walang kwenta, na nagkaroon tayo ng isang presidente dati na walang pagmamahal sa mga Pilipino. Perhaps, mahal niya, mga kababaihan, hinahalikan sa harapan ng publiko. Ano? Tapos yung mga kaibigan niya, mahal niya kasi hindi niya kayang kantiin kapag kaibigan niya. Pero kawawa yung mga ordinaryong Pilipino, lalong-lalo na yung mga inosenteng naging biktima ng war on drugs ng Duterte administrations. Kaya yon lahat, hindi natin pwede yung kalimutan. Every now and then, ipapaalala po natin yan sa publiko, higit sa lahat, sa mga bagong botante, mga edad 18 at 19, kung sino itong si Rodrigo Duterte, para hindi po sila magkamaling iboto, at higit sa lahat, hindi silang magkamaling iboto ang anak nito na si Sara Duterte Carpio na wala pong ginagawa sa kasalukuyan kung hindi magpaganda lamang ng kanyang performance rating. Pero sa totoo, wala po siyang pine-perform, particular sa Department of Education. We are eager to invite German and Czech businesses to consider the Philippines as a production hub for their products. I look forward also to meeting with, of course, our kababayans in Berlin and Prague to reaffirm my commitment to their welfare and to explore ways of harnessing their talents for the betterment of our nation. It is important that as we enhance our labor cooperation with these countries, our highest priority remains the protection of the rights and the welfare of our overseas Filipino workers. We also want to increase people-to-people exchanges, foster cultural understanding, strengthen the bonds of friendship with Germany and the Czech Republic. So during this visit, several agreements between our two countries will be signed, covering important areas of cooperation. For Germany,
the joint declaration of intent on strengthening maritime cooperation and the cooperation program between the Technical Education and Skills Development Authority, or TESDA, and the Federal Institute for Vocational Education and Training will be signed. In the Czech Republic, we will also be signing a joint communique on the establishment of a labor consultation, which aims to elevate cooperation between the Philippines and the Czech Republic for the safe and orderly migration of Filipino workers and to provide a higher level of protection for their rights and their welfare. There are also other agreements in the pipeline that we are closely working on, especially on the Czech side. As we remember, from the visits that came from the Prime Minister of the Czech Republic, so we continue to think of those the items that we discussed. So as we embark on that journey, I'm confident that this visit will yield fruitful outcome. I look forward to having productive discussions, fruitful collaboration, and memorable experiences that will further cement the enduring ties between the Philippines and Germany, and of course, the Czech Republic too. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. Ayun. I-observe nyo po ah, yung mga nangyari kanina. Agad tumalikod dito pong si First Lady Lisa sa walang kwenta po nating Secretary of Education. O, walang pumapansin sa kanya halos oh. O kaya umalis na siya doon sa departure area. Kasi sino naman ang papansin sa kanya, mga tol? Kung meron naman papansin sa kanya, pakipagplastikan lang yon. Biruin mo, Duterte ka. Tapos yung mga kamag-anak mo, tatay mo, kapatid mo, winawalang hiya. Ang Pangulo ng Pilipinas, ang mga supporter mo, winawalang hiya. Wala ka man lang sinasabi. Hindi mo man lang magawang ipagtanggol yung Pangulo na sinasabi mong mahal mo. Ngayon, sa bawat pag-alis ng Pangulo, nandyan ka, pero last time wala ka, ngayon nandito ka na naman, ano yun? Para lamang ipakita sa Pangulo na kunyari buo pa ang tiwala mo sa kanya? Mabait lang talaga si Pangulong Bongbong Marcos, mga tol. Pero siguro kung iba-iba ito, aba matagal nang sinipa itong si Sara Duterte dyan sa Department of Education. Di ko mawari din kung bakit hanggang ngayon pinagkakatiwalaan pa ni Pangulong Bongbong Marcos itong Sara Duterte na ito bilang Secretary ng Education. Kasi halos lahat ng mga red flags nasa kanya na. Partikular, yung mga ginagawa ng supporter niya. Kung siya talaga walang intention at ipinapakita niya na talagang suportado niya si Pangulong Bongbong Marcos, kasi sino lang sabihin niya sa kanya mga supporter, huwag niyo namang tirahin si Pangulong Bongbong Marcos. Wala akong intensyon na palitan siya sa kasalukuyan. Pero ginawa niya ba yon? Hindi niya ginawa yon. May panawagan nga itong walang hiyang si Jeffrey Celis eh. Oh, pakinggan po ninyo ha, kung ano yung panawagan ng walang hiyang tao na ito. Nagkamali ako rito, bakit ko ito sinuportahan sa party list eh. Buti na lamang, hindi po ito nanalo. Oh, ito yung panawagan ng walang kwentang tao na ito. Ha? Itong Jeffrey Celis na ito, mga tuta ito ng Duterte. At kung ano yung sinasabi ng mga Duterte, eh yun ang kanyang naratibo. Palibasa, tuta, aso. Ipe-play ko lang ha. Andali, saan ba banda rito yun? Nasa na yun for the Periscopol? Bakit hindi ko biglang makita yung speech nitong si Jeffrey Celis? Ganun pa man, hindi ko makita. Eh di, puntahan na lang po natin yung mismong photograph kung saan nakalagay po doon yung teksto ng kanyang mga sinabi. O, ito po, sabi nitong sinungaling na si Jeffrey Celis, bakit tayo nandito? Inuudyukan niya ang mga tao doon. There is undeniable na serious failure of leadership and incompetence on the part of the current administration. Very incompetent, insensitive, elitist. O kung ikaw talaga maayos kang Secretary of Education at Vice President ng Pilipinas na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, pipigilan mo itong mga ganitong uri ng pananalita dahil ginagamit ka, Sara Duterte. Yan o,
BP Sara Duterte, binanggit kanya. AFP at PNP, ang panawagan ng sambayanan for the Vice President to take over as President ay makatarungan, konstitusyonal, nasa batas at pinaka-importanting kailangan. O, hindi mo ba kayang sabihin for the sake of delikadesa, sabihin sa mga supporter mong walang hiya ito? Hindi, I am not saying na walang hiya sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa mga walang hiya mong supporter na huwag kayong manawagan ng pagbaba kay Pangulong Bongbong Marcos kasi wala akong intention na palitan siya at naniniwala ako na hindi siya incompetent, hindi siya insensitive, at hindi siya elitist. Lahat kasi ng sinasabi ngayon ng mga supporter mo, puro paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. May ginawa ka ba, Sara Duterte Carpio? Wala. Tahimik ka lamang. Hinahayaan mo lamang na magsalita ang mga supporter mo para saan? Para pagka nagtagumpay kayo, ikaw ang magbe-benefit. Napakakapal naman ang pagmumukha mo, Sara Duterte. Biruin mo, sa lahat ng mga sinasabi ng mga supporter mo at ng pamilya mo, ikaw ang makikinabang. Kaya kung talagang hindi makapal ang mukha mo, sasabihan mo yung pamilya mo, maglaylo kayo kay Pangulong Bongbong Marcos kasi kaisa niya ako sa paghahangad ng maganda sa Pilipinas. Pero ginawa mo ba yon? Ipinagtanggol mo ba si Pangulong Bongbong Marcos sa mga bashers niya, sa mga supporter mo na walang pakundangan kung hindi manira sa kanya? Tapos ibabato nyo sa amin, sinisiraan daw natin si PLC Vice President Sara Duterte. Saan kami nanira sa'yo? Kung meron mang naninira, sarili mo yun. Kagagawan mo kung bakit ikaw nasisira sa harapan ng publiko sa ngayon. Saka hindi po kami ang nagsisimula dito. Lahat ng ginagawa namin at sinasabi namin, pagtatanggol po ito para kay Pangulong Bongbong Marcos. Winawalang hiya nyo si PBBM. Winawalang hiya ng mga supporter mo si PBBM. Kaya nagtatanggol lang kami. Ngayon, sa pagtatanggol na yan, tinatamaan ka. Kasi yung mga ginawa mo, eh, nakakasira sa'yo. Yung mga chismis, wag natin pag-usapan. Pero yung 125 pesos confidential funds, yung 125 million pesos confidential funds, hindi yung chismis. Yon ay katotohanan na ginasta ng iyong opisina sa Vice President ang 125 million pesos confidential funds for just 11 days. Paano nyo ngayon ipapaliwanag yon? Sabi ng mga supporter mo, eh kailangan gastusin. Kasi otherwise, pag hindi ginastos, ibabalik sa National Treasury. So, ano ngayon ang problema doon? Pag binalik sa National Treasury, pera pa rin yun ng bayan. Mali ang paggastos ninyo. Saan ka naman nakakita ng confidential funds gagastusin sa loob ng 11 days? The purpose of the confidential funds is to acquire information relevant to the furtherance of your objective. Kung ano yung opisina mo, ang objective nito, yon, pwede mong gamitin yung confidential funds. Pero na-establish nyo ba kung paano nyo ginamit ang confidential funds? Di ba? Hindi. Tapos may gana pang sabihin, itong si Apollo Quiboloy, na ginigipit sila ngayon, mai-segue ko lang dito kay Apollo Quiboloy. May gana pa kayong sabihin na nagsimula lahat daw yan sa pag-open ng book of accounts? Kalukuhan, nagsimula ang lahat yan dahil natuklasan ng publiko na merong 125 million pesos confidential funds na ginasta ng iyong opisina sa loob ng 11 araw. Yun ang katotohanan dyan, Vice President Sara Duterte. At sa tingin ko, lahat ng ginagawa ng iyong pamilya sa kasalukuyan justify the actions of our beloved First Lady, Liza Araneta Marcos. Hindi makatuwiran. Kaya hindi ka na pinapansin, oh. Napakakapal ng pagmumukha mo, nagpapakita ka pa dyan. Hindi ka na pinapansin ng ating unang ginang kasi bastos ang pamilya mo at hindi mo man lang magawang ipagtanggol bilang Vice Presidente ang ating Pangulo. Abangers ka talaga sa madaling salita. Yan ang nakikita ninyo. Si First Lady, hindi ka na nilalapitan, hindi ka na tinitingnan, tinalikuran ka na. Hindi ka pa makaramdam. Kung hindi mo maramdaman dahil mabait sa iyo si Pangulong Bongbong Marcos, dapat bawas-bawasan mo naman yung kakapalan ng pagmumukha mo. Ang buong paligid sa'yo, ayaw ka nang makita dyan. Nakunang teting. Anyway, maraming salamat sa inyo mga tol. Nakita po ninyo ang pag-alis ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At
Hindi po natin itinuturing na hindi magandang gawi ang ipinakikita dito nitong si Atty. Disa. Tama lamang yon para sa isang tunay na nagmamahal sa kanyang asawa at hindi niloloko ang kanyang asawa, hindi nagtataksil sa kanyang asawa. I am not saying na ginawa mo yan. Sinasabi ko lamang kung ano si First Lady Lisa Marcos. At para sa panghuling tagpo ng ating vlog, panoorin po natin ang latest vlog ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama po. Maganda araw sa inyo lahat. Ngayon ay gumagawa kami ng very extra special video dahil nagse-celebrate ang anak ko si Sandro ng kanyang napaka-importanting 30th birthday. At naku naman, kaunti na lang, wala na siya sa kalendaryo. Maraming nagtatanong sa atin, Pops, anong wish mo para kay Sandro? Anong may papayo mo? Anong life advice? Ano kaya ang sasabihin natin? Okay, yung vlog natin ngayon, hindi lang para kay Sandro, lahat ng mga tatawid ng Panoorin niyo po ang kabuuan ng vlog ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang YouTube channel at Facebook page. Hindi ko na po ipe-play ng buo yan. Pero dito makikita po natin kung anong uri ng pamilya meron si Pangulong Bongbong Marcos. Isang maayos na pamilya, isang matapat na asawa, at mabuting magulang sa kanilang mga anak and vice versa, mabuting anak para sa kanilang mga magulang. Hindi nagsasalita ng kawalan ng respeto para sa kanilang kapwa, higit sa lahat, merong tunay na malasakit at pagmamahal para sa ating bansa at sa bawat Pilipino. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol. Siya nga pala, mga tol. Baka meron po kayong apo, anak, o kayo mismo na graduate po ng Bachelor of Science in Criminology at magte-take pa lamang ng Criminologist Licensure Examination. Highly recommended ko po itong nakikita po ninyo sa ating screen na Ortea Review Center. Nakabase po ito dyan po sa Batangas Province. At nakikater din po sila ng online review. Actually, yung face-to-face at saka online review, magkasama po ito. Napaka galing ang mga instructor po dito. Dati po ako dito nagtuturo, pero dahil nga po sa focus muna tayo sa political vlogging, kaya nagpaalam muna tayo sa ating kaibigan na si Attorney Rudy Ortea. Siya po yung review director at owner ng Ortea Review Center. Highly recommended ko po ito, mga tol. Sana pagkatiwalaan nyo po, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa area po ng Batangas City. Sigurado po, mataas ang porsyento na papasa po ang inyong apo, anak o kayo mismo. Kaya kumonekta na po kayo sa kanila, i-message nyo lamang po ang Facebook page na ito, Ortea Review Center. Maraming salamat sa inyo, mga tol.